Kamusta mga chong? Isang mabilisang updates lang para sa ating PBA updates. Pero bago yan, pakilike muna ng ating video. Malaking tulong na yan sa ating channel. Justin Brawley sa Gilas, Pilipinas. Ngayon nga na nalalapit na ang 2023 FIBA World Cup ay naghahanap na nga ang national team ng kanilang magiging naturalized player na babagay sa Gilas, Pilipinas. At isa nga si Justin Brawley sa pinagpipilian ngayon ng SBP. Alam naman nating lahat mga chong na inasikaso na nga ni Brawley ang kanyang papeles para maging Filipino citizen. Pero nakabinbin pa nga rin yan sa Kongreso at inaantay pa ang magiging desisyon. Pero kung sakali mang maaprubahan ang pagiging Filipino citizen ni Brawley at ito ang pipiliin ng SBP para maging naturalized player sa darating na FIBA World Cup ay napakalaki nga ng maitutulong nito. Bukod nga kay Brawley ay isa nga sa pinagpipilian ngayon ng SBP para maging naturalized player ay itong sila, Chris Macolo na naglaro sa San Miguel. Pero ang pinaka-priority nga ng SBP ay ang pagkuha sa NBA player na kababayan na rin na si Jordan Clarkson. Para sa akin mga chong ay wala sa naturalized player ang problema ng Gilas kundi na sa coaching staff. Pero tingnan na lang natin ang mangyayari kung sino ang pagdedesisyonan ng SBP na maging naturalized player sa FIBA World Cup. At dito naman tayo sa isa pa nating balita, Barangay Ginebra, mas lumakas ngayong All-Filipino Conference. Ito nga Barangay Ginebra mga chong ay hindi natin maitatanggi na one of the top contender ngayong All-Filipino Conference. Dahil yan sa healthy nga ang kanilang mga players at kakagaling lang sa kampyonato, last Governor's Cup. Kaya naman, isa nga ang Barangay Ginebra sa pinaka-inaabangan ngayong Philippine Cup. At kung titingnan nga natin ang kasalukuyang roster ni Coach Tim Cone, ay talagang pinaghahandaan nila ang All-Filipino Conference dahil balanse na nga ang kanilang lineup na may combination ng veterans at young legs. Hindi gaya ng mga nakalipas na season na halos lahat ng players ay puro veterano at ang resulta ay hindi nga nakakakuha ng pagkakataon ang mga batang players nila noon na sila Jeric Balanza, Brian Enriquez at iba pa. At napilitan na lang i-trade ni Coach Tim Cone. Sayang nga ang mga yan, pero dahil sa balanse na ang kasalukuyang lineup ni Coach Tim, ay mas mabibigyan na nga ng pagkakataon ang lahat, hindi lang puro veterano, kundi magagamit na din ang mga bata, gaya nila Arvin Tolentino, na patuloy ang pag-improve ng laro, at Jason David. Speaking of Jason David, ay ayon nga sa mga source, ay nakikitaan nga ng Ginebra coaching staff itong kanilang rookie ng napakalaking potensyal dahil napakaganda at napakasipag nito pagdating sa kanilang team practices at tune-up games. Ayon nga mismo kay LA Tenorio sa latest interview nito ay sinabi nga daw sa kanya ni Scotty na nakikita nito ang kanyang sarili kay Jason David. Napakasipag at halos parehas ng galaw. Alam naman nating lahat kung gaano kasipag at kahasel itong si Scotty Thompson. At ganyan na ganyan nga daw ang inilalaro ni Jason David sa kanilang team practices. Kung titingnan nga natin ang laro nitong si Jason David sa PBA 3x3, ay masasabi nating may similarities talaga. Parehas ngang mahilig mag-cut si Scotty at David at parehong hustle player. Sa ngayon nga mga chong, ay good problem ang paparating kay Coach Tim Cone dahil po problemahin nga nito kung papaano may sisingit itong si Jason David sa kanyang player rotation ngayong loaded na ang kanyang lineup. At alam naman natin na limited players lang ang ginagamit nito. Para sa akin mga chong, ay once na mabigyan ng break itong si Jason David, ay paniguradong mas gaganda ang laro ng Barangay Ginebra. Kay Scotty pa nga lang ay nabubuhay na ang kanyang mga kakampi, ano pa kaya kung magsasabay sila ni Jason David? Ano sa tingin niyo mga chong? Oras na nga ba para baguhin ni Coach Tim ang kanyang sistema pagdating sa paggamit ng mga players at hindi lang mag-focus sa mga veterano? I-comment mo lang dyan sa ibaba at babasahin natin yan. At yan lang muna, mabilis ang updates natin mga chong at hanggang sa muli!